Hello guys, good morning. Welcome back again to my channel. Today is Monday. Bali. Monday. Andito po ako ngayon sa bahay ng mama ko sa Quezon City kung saan nag-force evacuation tayo kagabi kasi may bagyo. Yung bagyong Carding, ano. So, ngayon, check natin yung tinitirahan ko sa Marikina kasi kagabi, grabe. Lubog po ang Marikina. Medyo malapit po kasi sa ilog yung tinitirahan ko. So, titingnan ko kung may mga naisalbang gamit doon. Eh, hindi ako natulog doon, mga kababayan, kasi siyempre natakot ako. Mag-isa lang ako. Eh, baka saan ako mapunta. O wala akong matulugan kasi room for rent lang yung tinitirahan ko doon. So, tara na. Alright mga kaibigan, dito na tayo sa labas ng Tomas Morato. Papunta na po tayo ngayon sa Marikina. Abang lang ako ng jeep papunta ng Anonas kasi titingnan ko yung bahay namin doon at tinitirahan kung kumusta naman. Kung sana hindi naabot na po sa baha. So ayan, may jeep na paparating mga kaibigan, baka sakali makasakay na tayo. A few moments later. Alright mga kaibigan, here na tayo sa aking inuupahan. So far malinis naman. Mukha hindi inabot ang aming bahay. Malinis. Ayan. Walang bakas ng binagyo. Okay. Mukha hindi po inabot. Buo pa rin. So titingnan natin loob. Alright mga kaibigan, ito, medyo masaya tayo kasi nadatnan natin yung bahay na buong-buo pa rin, walang bakas ng mga, ano, ng mga, tawag na ito, putik. Kasi pag tuwing binabaha po dito sa amin sa Marikina, talagang punong-puno ng putik yan, ito sa sahig, ano. So yung kwarto, okay naman yung kwarto namin, maliit lang to yung inuupahan ko, pero wala talaga, tinanong ko naman yung mga kasama kong boarders dito. Kahit 18.3 na, nandito lang sa may likod ng bahay namin yung inabot yung tubig. So, thank you Lord mga kababayan kasi ipinangangamba ko talaga kagabi kasi baka magkabasaan yung mga gamit. Ang hirap pa naman maglinis, lalo na pag ano, pagkakatapos ng baha kasi naranasan na po namin yan. Nung dito kami sa may barangay Malanday, grabe talaga. Ang hirap paglinis, ang kapal ng putik. Ano. So, kaya ito, so far so good, okay naman. Okay yung bahay, maayos pa rin. So ayan lamang po yung may share ko. Okay siya. So maraming salamat again. Kaya ingat po lagi tayo lalo na ngayon yung mga nasalanta ng bagyo diyan sa may parte ng Polillo Island, ano. So hopefully maging maayos, makabalik tayo sa dati. So ayan mga kaibigan, maraming salamat. Hello mga ka-internet, we're back again po. Bali, kakadating lang po namin. Galing po kami ng Marikina City kung saan tiningnan ko po kasi yung inuupahan kong bahay doon. Kasi kagahapon, sobrang lakas ng ano ng ulan at saka ng hangin. Sa lahat naman po, nabanggit po ng Pag-asa na medyo may kalakasan po yung bagyo at umaabot nga po ito sa signal number 5, ano? Kaya yung mga kababayan natin dyan sa Polillo Island, sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Nakita ko nga po sa balita, madaming nasira ang mga bahay, ano? And then dito rin sa may parte ng Dingalan Aurora. So hopefully, makarecover agad tayo. Siyempre, mga Pilipino tayo magagaling tayo, malakas ang loob natin. Well, bali, sure ko lang, ano, nung pumunta ako ng Marikina, nakita nyo naman, di ba? Gulat ako kasi inaakala ko po talaga yung daanan ko madumi, maputi tulad nung nag-ondoy. So last 13 years ago yata kung hindi ako magkakamali, ano? So anniversary na naman. So bali parang yung pattern, ano? yung naging ondoy nung panahon, parang inulit ulit pero sa ngayon po iba. Bali, hindi siya ganun kadami yung damages sa lugar namin sa Marikina, yung baha. Hindi siya umabot doon sa ini-expect ko na talagang lalamunin yung inuupahan kong bahay kasi nasa may malapit ako sa ilog. So, shout out sa government of Marikina.
lalo-lalo na kay Mayor Marcy. Napakaganda ng programa niya, ano? Pinalagyan niya po ng road light yung gilid ng ilog, tsaka nag-declogging siya sa mga ano, sa mga drainage. Nilinis niya yun lagi-lagi naman eh, kasi nakikita natin. And then lalo na yung ilog, mga kaibigan, inuhukay yun, ninalaliman para just in case siguro talaga kagaya na nagkaroon ng kalamidad sa atin, yung baha, hindi yung kataas agad. Pero syempre nakakabahala pa rin, mga kababayan, kasi syempre nakakatakot yung baha, diba? Hindi ganun kalakas yung ulan, mga kaibigan, sa Manila, dito sa Quezon City, sa Marikina. Pero sa part ng Rizal kasi, kagabi, bali napakalakas ng ulan dahil nga sa bagyong Carding, ano. Pero yun, signal number 5 doon, number 4 yung Manila. So, natakot talaga ako. Doon po sana ako matutulog, pero dahil nga, baka abutin nga talaga ng baha. So far, thank you naman at maayos yung inuupahan ko. Hindi siya umabot doon, yung tubig, okay naman. Pero nakakaano lang kasi may mga ilan-ilan pa rin na mga kabahayan sa barangay namin sa Marikina, lalo-lalo sa Malanday, yung gilid ng ilog po yun, Tumana, may mga parte pa rin doon talagang binabaha, ano. So sa ngayon po, maputik pa rin, may mga ilan-ilan lugar doon. Pero hopefully madali lang siyang malinis, kasi yun po ang pinakamahirap talaga, yung paglinis. Kasi mataas yung putik, tapos hirap pa yung ano, walang kuryente. Sa ngayon wala pong kuryente talaga doon pag alis ko. Pero okay naman, kahit papano, safe, safe yung mga kababayan ko sa Marikina. So again, sana sa mga susunod pa, no, makapaghanda talaga tayo, lalo-lalo na yung mga nakatira sa gilid ng ilog. Huwag na po nating hintayin pa na yung kwarasahan tayong paalisin ng ano, ng city government, dahil i-evacuate tayo dahil mataas na talaga yung tubig. So far, ano, handa talaga tayo sa anumang kalasing kalamidad. Pilipino tayo eh. Nakakapaghanda po talaga tayo at magaling tayo, ano. Again, maraming salamat po sa ulitin, sa panonood. Ingat po lagi, magdasal po tayo. Huwag po natin kakalimutan yun. Again, thank you so much for watching.